di kasi ang hirap eh. Pag sinabi ko underrated, okay, di parang sinabi ko na, oh, kailangan mas deserve ko yung ano, kailangan na ganito yung status ng career ko ngayon. Sila yun eh, opinion nila. Kaibigan ko sila, mahal ko kaibigan si Bigoy tsaka si, lalo yun si Juan, so under yun. Di, kasi ang hirap eh. Pag sinabi ko underrated, okay, di parang sinabi ko na, oh, kailangan mas deserve ko yung, ano, kailangan na ganito yung status ng career ko ngayon. Sila yun eh, opinion nila. Kaibigan ko sila, mahal ko kaibigan si Bigoy tsaka si, lalo yun si Juan, so under yun. Mahal ko, sobrang mahal ko sila. Kung nakikita nila yun, di thank you. Pero ako, ayoko kasi, ayoko tignan yung sarili ko na gano'n na underrated ako, kailangan ito yung matag. Ang mangyayari kasi niyan, tataas yung ego ko eh. Na I will demand more. Na ako kasi sabi ko nga, tapos na ako sa ganung stage. Yung bata ako, aminin ko po, ganun po talaga ako. Na parang, paano tuloy natatanggap ko? Dapat ganito ko kasi, ganito ko, ganito, ganito. Sabi ko, hindi po siya nakatulong sa akin. Opo, personally, hindi po nakatulong yung ganung mindset sa akin. Sabi ko ngayon, na-appreciate ko na, lalo na yung mga small things po. Kaya sobrang thankful ko sa GMA na 12 years na po ako nasa kanila kahit pasaway ko dati. Natapos na po ako sa stage na parang, alam mo yung arrogante ka kasi na ganun. Kaya doon po sa ko, ang dami ko nang sinabi, di ba? Kasi, doon nga, doon sa word na, ano masasabi ko doon na ang tingin nila is underrated, agree ba ako doon? Ayoko pong pasukin, ayoko pong pasok sa utak ko na underrated ako. Ang gusto ko lang, me being at the present, ginagawa ko po yung gusto ko, yung trabaho kong binibigay sa akin ng GMA, ginagawa ko po yung best ko. Ilam po. Ako, sabi ko yung abang, ako din inaabangan ko din eh, yung mangyayari sa akin hanggat sa matapos tong taon na to. Sabi ko nga, ako lahat, ayoko nang pangunahan eh. Parang I tapos na po ako dun sa pangunguna na ito yung gusto ko mangyayari bago matapos tong taon na to. Ako parang ang pinagpipray ko na lang, Lord, kung ano yung will mo, yun po yung mangyayari, rerespetuhin ko po at tatanggapin ko po. Parang ako pinapasa Diyos ko po lahat na nangyayari. Kaya parang ako ayoko nang mag-expect. Kasi for the past years ng career ko, kaya siguro, na-frustrate ako kasi nag-expect ako na nag-expect. Pero nagugulat ako ngayon nung stable, ano lang ako, chill lang ako, nag-aantay lang ako ng mga, ano, magugulat ka, sobrang ma-appreciate mo yung mga, even the small things that's happening to your life, ma-appreciate mo talaga. Huwag ka lang talaga mag-expect. Ako, sabi ko nga, pray lang ako ng pray talaga. Lord, dinala mo ako dito mula sa plano ko. Plano mo to lahat. Kumbaga, hindi ko papangunahan kung saan mo ako dalhin, tatanggapin ko. Actually, hindi po. Actually, natutuwa pa kasi sabi nga nila, the more the merrier. Hindi, sabi ko nga, si GMA po, hindi naman po siya nagkukulang sa pagbigay, sa pag-distribute ng mga show sa mga artists nila. Like ako, may ginagawa po ako. Ito po, itong kung sasabihin na nagiging fallback ko po ang singing. No, hindi po. Kasi matagal din naman po talagang nakaplano yung ito, gagawin naming single ulit. Na-delay lang po na na-delay because of the pandemic. Dapat po talaga sunod-sunod yung paglabas ng single ko. Hindi po, na parang ako na-threaten. Bakit ako ma-threaten? Kasi hindi po eh. Hindi ko siya maisip. Kasi sabi ko, I still have work. Sabi ko nga, I'll focus on more on myself na i-develop ko yung sarili ko. Mas gagalingan ko hindi para man lamang ng ibang tao kasi parang sabi ko andito ako hindi naman para man lamang ng tao, hindi ako nandito para magpasikat, andito ako kasi mahal ko yung craft ko, nandito ako kasi gusto ko umarte, nandito ako kasi gusto ko kumanta, hindi dahil nandito ako kasi gusto ko sumikat. Yun po. May mga ano po, ngayon po, may pinaplano kasi sabi ko nga, gusto ko masasabihin ko na siya or ilalabas ko siya kapag final na talaga. Kasi puro po, ito yung gagawin natin ngayon, tapos biglang mabibitin na naman, ganun po. So pero ngayon po, may biniluto, may sinasabi, may pinagmimitingan po kami na hopefully this year matuloy. Ayun, okay. Siyempre, walang love team, ano? Tapos ka na sa mga love team. Opo, parang tatay na ata ako sa mga role. Oh. Tatay na ako ni Jason Ward. Pwede kang tito, kuya, ayan, pero wala na love team. Oh, wala. Ayun, okay.